Welcome back sa aking channel, Pambansang Kalbo. Ngayon ay Ash Wednesday guys, ang unang araw ng pagsimula ng patungo sa Kurisma guys. Ang Ash Wednesday guys, ito yung simula ng 40 days na pag-aayuno natin para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, panoorin nyo itong future story ng Ash Wednesday. Please watch. Ay taon ng pagpapasalamat sa biyayang handog ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ricordiamolo, Dio non ci sceglie a motivo della nostra bravura, ma proprio perché siamo e ci sentiamo piccoli. Ang pag-ibig na ito na kanyang inialay sa krus ng Kalbaryo ay taon-taon nating inaalala sa panahon ng Semana Santa. Pero bago tayo makarating sa mismong araw na ito, ating simulan ang pagninilay, pagbabalik-loob at pag-alala ng pag-ibig ni Kristo. 40 araw bago ito. Ang Ash Wednesday. Para sa iyo, ano nga ba ang Ash Wednesday? Ito yung kapag may naglalagay ng kulay black sa may pandang na o may pumupunta pong pari sa school. Paglalagay ng krus sa noo, ito ay umpisa na ng pag-aayuno. Para po sa akin, ang Ash Wednesday ay paglalagay ng abo sa noo kapag malapit na ang Holy Week. Ang Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza ay isang mahalagang araw dahil ito ang nagmamarka ng pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma. Sa panahong ito, ang bawat Kristiyano ay inihahanda upang lubusang maialay ang sarili at buhay sa ating Panginoon. Ang pagdiriwang na ito ay hinubog na ng panahon at nagsimula. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang kostumbreng ito ay makikita na sa lumang tipan pa lamang. Sa aklat ng Esther, ginamit ang abo upang maging tanda ng pagluluksa o pagsisisi sa kasalanan. Ang abo rin na ito ang naging simbolo ng ating Panginoong Hesus para sa sambayan ng hindi magsisisi at tatalikod sa kanilang kasalanan. Naipagpatuloy ang kaugaliang ito ng paglalagay ng abo bilang tanda ng pag-aayuno hanggang sa mga unang Kristiyano, hanggang sa panahon ng pag-uusig at nananatili sa puso ng bawat Katoliko hanggang sa taong ito, 2020. Walang simpleng bagay para ating mapangatawagan ang pagbabagong doon na magiging kontribusyon natin sa pagbabago ng mundo. Una, sabi niya, sana matuklasan ng ating doon ang salita ng Diyos bilang talagang regalo ng Diyos. At ang tao nagpagod noon, kumapit sa Diyos, yan ay maraming magagawa para sa kapwa at lipunan. Ang Ash Wednesday ay isinasagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa noo ng bawat Kristiyano. Ito ay gawa mula sa mga sinunog na palaspas sa nakaraang taon. Ito rin ay binibigyan ng bendisyon ng mga pari at nagpapaalala na ang mga abong ito ay katulad rin nating mga tao. Ang Ash Wednesday, panahon upang maibalik ang relasyon natin sa Diyos na minsang nawala dahil sa kasalanan. Magsilbi nawa itong bilang pagkakataon na tayo ay makapagsimulang muli. Hindi lamang ang pagsisimula ng Kwaresma, kundi ang panibagong simula ng ating mga buhay. Ash Wednesday, simula ng ating pagtalikod at pagsisi sa kasalanan. Ash Wednesday, panibagong simula na ang Diyos na ang siyang naghahari sa ating mga buhay.
Okay, maraming salamat sa pagpanood sa aking kunting future story ng As Wednesday. Sana makapagbigay ito ng kunting kalaman kung sa ating mga viewer at mga subscriber. Thank you. If you smell what the rock is cooking.